The best talaga if you enjoy your food hot. Kaya ang ating chicken galantina, sinamahan natin ng heating instructions, whether you're using a convection oven or a microwave oven. And that's what our chef is going to show us. Two ways to heat your chicken galantina. Mm-hmm. So, you'll see here, once na mabuksan ninyo yung inyong tangkupi, here is the recipe instructions. Mm-hmm. Napakadali lang naman yan sundin. Pero, para din makita ninyo, ito po siya. The garlic oil, of course the gravy, pickled kapang, pati dressing. Yan. So, ano muna natin gagawin? Kasi it says here, preheating instructions for microwave muna. Mm-hmm. And then, merong convection oven. Which one are you gonna do? We'll show lang muna how they have to do it kapag oven. And then, we'll transfer the chicken here and we'll reheat it sa microwave. Okay. Alright. Okay. Just make sure na yung oven tray po ninyo may foil, aluminum foil, para lang actually hindi dumikit yung manok sa tray ninyo. Kasi mahirap maghugas kapag ka dumikit yung manok. So, we will. Ang laki niya. Take out the veggies. Yeah, the watercress salad. Just make sure na hindi po kasama yung watercress pagka nireheat ninyo. Important, natanggalin siya. So, the chicken. Transfer sa inyong oven tray. And then, you'll just cover this with aluminum foil. To make sure na hindi masunod yung balat. So, it should be fully covered. Kasi kung may hangin na nire-release yung oven ninyo, iba kasi walang hangin, make sure that it's tightly tucked in para hindi siya liparin. Mm-hmm. So, here, preheat the oven? Yes, it's important that you preheat the oven kasi pagka pinasok niyo yung chicken na hindi mo preheated yung oven, hindi magiging even yung heat ng chicken natin. Okay. So, it's important that you preheat the oven and at the same time, yung heat niya kasi dapat ma-maintain niya. Kaya importante na naka-preheat na yung oven ninyo. So, it says here, preheat oven at 175 Celsius or 350 Fahrenheit. Okay, and then, so transfer the chicken in a tray lined with foil or parchment paper. Mm-hmm. Check? Check. Okay, and then cover the chicken with foil and yeah. Bake for 10 to 15 minutes. We covered it kasi ayaw niya ting maluto pa yung skin. Mm-hmm. So, it's important talaga na naka-cover siya. Shiny part facing up, ito yung dapat yung nasa ibabaw. Kasi kapag wala siyang foil, masusunog lalo yung balat. Okay. If this is perfectly cooked already, wala na po kang gagawin dyan, kundi iinitin lang talaga. And that's bake at 10 to 15 minutes. Yes. All bake right. For 10 to 15 minutes. Okay, so that's if you have a convection oven. Mm-hmm. Okay. Kapag ka naman microwave ang gagamitin? Pag microwave ang gagamitin, make sure that you transfer your chicken, again, without the veggies, sa microwave safe na lalagyan. Okay. So, here. And since hindi tayo gumagamit ng foil sa microwave, actually, hindi talaga dapat dahil nasusunog yung foil, nasisira yung microwave. Kikidlat yun, eh, diba? Kikidlat. Ang gagamitin natin is cling wrap. This is just to maintain the moisture of the chicken and eventually, kapag umiinit siya, yung oil ng mantika, hindi siya sasabog sa microwave. Baka sumama yung chicken. Ayoko. Yeah. Make sure na sealed din yung lahat ng sides niya. We microwave this for... Okay. It says here, no longer than 4 minutes. Yes. So, tayo microwave lang natin ng mga 3 minutes. Okay, on high setting. On high setting. Okay. Okay.
chicken galantine. Buuin na natin yung salad. Okay. So we have here, ito ipi-plate ko should be good for at least 2 na tao. So hati tayo dyan. Nakakadamo talaga yung agad doon. Kahit sa mag-asawa, no? Sinuro ko lang. Anda rin yan. Anda rin pa. Naman ako kumuha ng isa pang plato. You have your patis dressing. Make sure na isi-shake nyo mabuti yung patis dressing. Just to make sure na walang nagsettle na lasa sa ilalim. Konti lang. And then, adjust na lang kayo ng paglagay ng salad dressing according to your liking. Bago-bago. Sulit na sulit ito eh. Patis na patis. We'll just wait for it. Ilang minutes na lang. 1 minute and 32. Hindi ka talaga ako po ng plato mo? Hindi. Shit naman mag-share, pero... Laki ng manok eh. Talaga. Share tomatoes. Mainit na yung hiwain, lagi. Can you handle it? Do you have a pot of this? Ayoko nga. Ito. Can I get you a plate? No. Share ako sa iyo. Kukuha naman ka talaga. Sige, ayos. Hindi ko na naligitan ng plato mo. Subo mo na lang ako. More. This time, kailangan lang dahan-dahan yung pag-ano ng cling wrap kasi mainit yung steam niya kakapasok. So, you have to be very careful. There. Okay. Balik-taring ko siya. So, again, take out the stick. Nari ko may stick pa dito sa papa. Wala na. To cut it, that is your chicken candy. There. Boom. What is this? Just slice it diagonally para cute siya. Lalaway ako. There you go. I can smell the longganisa and the salted egg on it. The fennel seeds can smell it. Okay, and then we put the gravy. Make sure to mix the gravy first. And then the pickled kampong. This will give that extra crunch and it balances the flavor. Ang tanggal umay. There. There. And then, chili garlic oil. Ito chili garlic oil po namin. Actually, you can use this in any Angry Dobo dish that you like or sa bahay ninyo. Talagang napakasarap niya. Ayan na po siya. There you go. Tingnan natin kung success ang pag-init. Good stuff. Wow! Sabi makakanghang.
yung 3 minutes, makakain siya agad. Kung gusto niyo talaga siya ng piping hot, you can extend it to 4 minutes. Mm. Yeah. Mm. Salad. Hindi po siya manis. Manghang. Manghang siya sa akin. Yep. Mmm. Nabalik yung watercress. Ay, water chestnut. Okay. Oh. Happy? Yes, very good.